Hypoletor meaning yung taba na nakikita sa ugat, no? Kasi kung mataas ang cholesterol ng isang tao, yun yung risk factor yon of having a stroke and a heart attack. Walang symptoms ang pagkakaroon ng mataas na cholesterol. Kaya nga, better na magpa-check up talaga sa doktor. Usually, kapag ang edad mo 20 years old pataas, we do screening test already. Kasi, syempre sa mga pagkain kinakain, no, na high in fat, no, lalo yung mga delata, mga processed food, mga fast food, yan, natataas yung level ng cholesterol na hindi alam ng maraming tao. Kailangan mo lang i-screen. Lifestyle. Syempre, dapat physically active. Sabihin, di ka lang parating Facebook ng Facebook or computer ng computer. Dapat may exercise. Recommended is about 30 minutes to 1 hour at least 3 times a week. No? Yun yung physical exercise. Yung walking briskly or running, jogging, swimming, dancing. Yun yung mga activity. Pag mataas cholesterol mo, posibleng magbarayng ugat, no? Nahirapan dumaloy. So, mag-lead siya sa heart attack, sa stroke. Yun yung pinaka nakakamatay na complication ng mataas cholesterol at mataas ang blood pressure sa kalasukal. And you have to choose what you eat, no? You have to eat healthy. Number one yun, eating healthy. So, more on fish, vegetables, and fruits dapat. Avoid smoking. So, sa mga taong nagsisigarilyo, yun, kailangan i-avoid yun. Kasi risk factor rin yun for heart attacks and strokes. So, sa mga pasyenteng matataas yung cholesterol, you need to take medications already, no? Na payo ng doktor, hindi over-the-counter, ha?